Oh, call. Daddy Arun. Daddy, I beat you. I'll beat you. Daddy, I beat you, Dad. Call Daddy Arun. Daddy Arun. Daddy Arun. Peter Hill. Here, I get it for you. Daddy, come help. Dude, there's a truck with this boy. Who is that? Daddy. Daddy. Kiss Daddy now. Daddy, don't go to fruit. It's dangerous. Bumili nga pala ako guys ng strawberry kasi 30 rupees lang yung isang box niya. Tapos marami na siya sa loob. Diba sulit? Pero yung 30 rupees na nabili ko is wala na yung nagtitinda. So ayang nabili ko, 10 pack siya. Tag 35 na siya. Nagmahal na. Pero marami siya guys ha, in fairness. So, naisipan ko gumawa ng strawberry jam. So, habang naggagawa ko ng strawberry jam, magkukwento ako kung paano namin sinabi sa aking mga in-laws at sa family ko na ako ay pregnant. So, guys, bago pa ako umuwi ng Pilipinas, alam ko na nabuntis ako. Pero walang confirmatory. Sa ano lang, sa pregnancy kit, ganon. Nalaman ko na preggy ako. Tapos, doon ko na sa Pilipinas, unang-unang scan ko is sa Pilipinas. So yun, sinabi ko na sa family ko na ako ay preggy. Masaya naman sila at yun na nga, doon nung nag-travel kami sa Philippines, puro suka din ako doon tuwing umaga bago kumain. Medyo nahirapan talaga ako sa first trimester, may suka-suka ako. Pero sa Pilipinas kasi hindi ako ganun ka suka-suka kumpara sa India. Sa India kasi 'di ba maraming mga masala ganyan. So dito talaga ako nag-suffer ng todo-todo suka. Sa Pilipinas actually medyo sakto lang yung suka ko. Nasusuka ako pero hindi ganun ka-intense gaya ng nadanasan ko dito sa India. So yun nalaman ko kasi nagsuka na ako ng 2 days, 2 mornings. So naisip ko mag-test kaya yun nalaman namin na preggy ako. Tapos pagdating na sa Philippines doon ako nagpa-scan yung una kong scan. Tapos naman yung mother-in-law ko naman nung sinabi ko na ako ay preggy, ang sabi niya talaga is, "Hi, thank God magkakaroon na daw ng kapatid si Aditi." Yung mother-in-law ko hindi yun namimilit, yung parang hindi gaya ng father-in-law ko, tuwing makita ko, tinatanong kung buntis na ako. Kasi nga, ang sabi nila, wag daw gumaya sa kanila na isa lang anak. Sabi, tignan mo si Arun, kahit pasaway, wala daw silang choice, wala silang panlaban. Kasi nga, isa lang siya na anak. Kung dalawa daw, pag matigas ulo ng isang anak, pwede mong pagsabihan or takutin yung isang anak. Eh, dito, si Arun, siya lang mag-isa, so wala siyang kinakatakutan. Alam niya kasi na siya lang mag-isa, diba? Nahugasan ko na pala yung mga strawberry guys, tapos parang siguro isang packet yung nakain ko kasi ang tamis niya. Nahugasan ko na, ngayon hinihiwa-hiwa ko na siya, nire-ready ko na siya para lutuin. Napakasarap talaga na itong strawberry jam guys, lalo na paggawa mo. At saka yung strawberry, ang tamis niya, sarap niya pag sinawsaw lalo sa asin, parang lalo siyang tumatamis. Tapos ang ingredients niya lang is literal na strawberry, sugar at lime. So, hindi ko masyado dinamihan yung sugar para medyo, kunwari, healthy. Pero, hindi pa rin healthy kasi nga may sugar. Pero, mas okay na yung gawa mo, diba? Kaysa naman yung bumili ka ng strawberry jam. Kasi sobrang tamis talaga ng strawberry jam sa labas. Itong gawa ko, isakto lang yung tamis niya. Iniluto hanggang sa maging jam. Hanggang sa maging super thick niya. Yan, halo-halo lang. Tapos guys, parang wala pang isang linggo yan. Ubus na yan kaagad kay Aditi. Ayan yung inaraw-araw niyang palaman sa chapati, palaman sa tinapay, palaman sa dosa. Lahat guys, dyan na. Yan ang kanyang ginawang palaman.
Napakasarap niya at napaka worth it gawin. So try nyo din guys, sobrang sarap talaga. Makalipas ilang araw guys, is ano, birthday pala ng aking mother-in-law and 75th birthday. So naisip namin na gawan siya ng simple celebration kahit sa bahay lang. Basta kasama yung mga mahal niya sa buhay kasi kumain kami actually sa labas. Tapos tinanong ko siya paano niya sineselebrate yung kanyang birthday. Tapos kinento niya kasama lang pamilya, magkukwentuhan, ganong ganyan. So yan, bumili kami ng regalo dito sa shop ni Tita M. Etong shop na to is pagmamayari to ng isang Pilipina dito sa India. Bumili kami ng dalawang Kashmiri shawl. Medyo pricey siya kasi handmade yan. Pero worth it siya guys. Tapos pagkatapos namin mamili, dumiretso kami kay mother-in-law para sabihin na ano, kailangan niya pumunta bukas sa aming bahay kasi may kailangan gawin, ganun. So, hindi alam ni mother-in-law na may surprise kami para sa kanya. Di niya alam na pupunta yung mga pamilya niya. Di niya alam lahat. Akala niya lang is merong gagawin sa aming bahay. Kaya kailangan niya bumisita kinabukasan. I am a doctor. Are you a doctor? Come here. Come here, mommy. You'll give me check up? Happy birthday to you. Okay, round two. May God bless you. Happy birthday to you. Okay, go on the candy. Our gift. Number 75. Many more birthdays to come. Yay! 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 That's enough. Cut, cut. No, that's a knife. What's your birthday wish? Back to me. That's okay. No one is calling you a bad idea. I'll give Patty. She's my favorite. Can you speak to her? Come on. So guys, may invited din ng mga Pilipino kaya meron tayong Filipino food, spaghetti, palabok, yung kakanin, tas ano, barbecue. Yan yung mga handa para sa mga Filipino guests, tas meron din para sa mga Indian. Ito naman guys, sa mga Indian na vegetarian, nag-order kami ng gobi manchurian, ng paneer masala, at saka ghee rice. Tapos sa mga non-veg naman, kumakain ng mga karne, meron kaming chicken biryani, tapos chicken gravy, yan, chicken biryani, chicken gravy, chicken kebab. So yan naman sa mga nakain ng mga ano, karne. Aditi, wait, can.
That's it. Love. Okay. Game. Oh, the number one should hold it. Oh, now you wanna play. See, daddy will come. Ngayon guys, may issue ako kay Aditi kasi pag hindi siya nakakatulog ng isang beses, kahit isang oras or 30 minutes lang sa isang hapon, is nagkakaroon siya ng tantrum. So, kailangan niya ng may tulog. So, yan, nag-iyak-iyak siya nung hapon. Tapos, dinala ko siya sa kwarto, pinatulog ko siya para makontinue ang party. Mom, it's a cat.